said, "Why all the chains? All the chains are broken. I have been set free. Every word you've spoken is watching over me. How can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, I'll never be the same.
A blessed evening po sa ating lahat. At muli ay narito po tayo sa ating Midweek Empowerment upang muling mapalakas ng salita ng Diyos ngayon pong araw na ito. Tayo muna po ay manalangin bago po tayo pumalaot o tumuloy sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Let's bow our heads. Panginoon, marami pong salamat sa pribileyong muling mapaglingkuran ka at muling mapakinggan ang iyong mga salita. Ang aming dalangin ngayong gabi, O Diyos, na ipatuloy mo kaming samahan. Anumang kasalanang nakikita mo sa amin na maaaring maging hadlang upang hindi mo marinig ang aming mga panalangin o hindi namin marinig ang mga sasabihin mo sa amin, Lord, patawarin niyo po kami. Lord, you are a holy God and we ask for your cleansing power over our lives. In Jesus' name. Father, we pray, lukuban niyo po ng iyong Santong Espiritu ang aming pag-aaralan ngayong gabi. Atayaan mo nga, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang patuloy naming maranasan, ang patuloy na pagbabago ng buhay. At higit sa lahat, Lord, maging matabang lupa ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong mga salita. Salamat po sa iyo po namin. Binabalik, Lord, ang lahat ng papulit pa sa salamat kaluwalhatian. In Jesus' name this we pray. Amen. Amen. Ngayon pong gabi ay pag-aaralan po natin ang mensaheng itong pinamagatan ko pong In His Steps. At matatagpuan po natin in 1 Peter chapter 2, verse 21 to 24. Sabi po dito in the New King James Version, For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow his steps, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth, who, when he was reviled, did not revile in return, when he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you are healed. And the Lord has blessed the reading of His Word. Sa ating pong buhay, marami pong mga experiences tayong nararanasan. At dito po sa buhay na to, talagang maraming pagsubok, maraming suffering. Ito pong teksto, 1 Peter chapter 2, tong bandang 18, yan at verse 18, ay ito pong verse kasi na nabasa natin bago po ito, mga 3 verses before, ay sinasabi dito po ni Peter ang mga paalala patungkol po sa mga servants in the way that they work or they deal with their masters. No po, alam natin minsan may mga master na may earthly master na hindi po talaga ganun kasing bait, no, ng ibang mga masters, pero makikita po natin dito na pinakita o tinuturo po ni Apostle Peter na dapat po mag-submit as servants sa kanilang mga masters. In a way, tayo po ay servants, no? Maybe we are servant in our office, maybe we are serving a boss, 'di ba? Or meron po sa ating mga buhay, sa community, no, sa church, sa school, no, may kanya-kanya po tayong kumbaga term in a way, no, na pagka-servant, no, na kailangan nating maglingkod o kailangan nating sumunod, no? At minsan sa mga bagay na ito, hindi po laging pleasant. Hindi po laging, kumbaga, may mga pagsubok, no po. At pwede po natin ihalintulad ang ating karanasan, ang ating mga kumbaga earthly masters at sundan kung paano ginawa ni Jesus na talagang maging true servant of the living God. Dito po makikita natin na sabi po ni Apostle Peter, "For this you were called." To this you were called to suffer and to share in the challenges that Jesus experienced, but at the same time to share in his victory. At makikita rin po natin dito na nag-iwan po ng example ang ating Lord Jesus Christ, na sinasabi po ni Apostle Peter dito, ina-admonition niya, no, parang hinihikayat niya tayo na tayo po ay sumunod sa kung paano nilakaran ni Lord Jesus ang mundong ito ng tunay na may submission. Despite the injustices, despite the suffering, Jesus focused on his purpose, no, in this earth. That's why naging victorious din siya. Sabi ko po doon sa sumunod na slide, following someone requires us to do each step to be able to follow the person before us. The steps of that person may be big or small, may be fast or slow,
as we follow someone, we move in the same pace as he is and goes to the same direction. Kung tayo po'y may tunay na sinusunod at maganda pong sundan natin ang ating Panginoong Jesus, eh sasabayan po natin siya kung anong maging pace niya. Kung siya ba'y mabilis, siya ba'y mabagal. Pero dito po, hindi po tungkol sa pagiging mabagal at mabilis ang ating pag-uusapan. Pero kung paano po ipinakita ni Jesus yung tamang attitude, no, ng pagsunod dun po sa mga verses na ating nabasa. Pinakita niya po dito kung paano tayo dapat mag-respond na sa kabila po ng maraming maybe not fair experiences or unfair, the Lord is encouraging us to continue to look at how Jesus walked on this earth. At meron pong tatlong bagay lamang akong iiwanan sa inyo coming from these verses na ating pong nabasa. Una po, sabi po doon sa verse 22 ng 1 Peter chapter 2, sabi doon, who committed no sin? Jesus didn't commit no sin, no there were no deceit found in his mouth. Sa atin po, makasalanan po kasi talaga tayo, ano po? Pero pwede po kasing hindi po natin ulit-ulitin ang kasalanan. Kaya po yung first na nilagay ko pong paalala on how do we follow the steps of Jesus is really turn away from repeated wrongdoings. Admittedly, dahil tayo po nasa flesh pa, nagkakasala po tayo. Pero dahil tayo po'y binago na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na spirito at sa pamamagitan ng tunay na pagtanggap kay Jesus Christ, binago po tayo ng banal na spirito, naka-operate ang Holy Spirit sa buhay natin, nagiging pwede na pong, kumbaga, allow, ano na, posible na po na tayo ay makatalikod sa kasalanan. Dati mahirap eh, kasi sa sarili lang natin. Pero sa tulong po ng Santong Espiritu na ngayon nabubuhay sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano, pwede na po nating talikuran sa kasi pinalalakas po tayo, binibigyan po tayo ng kapangyarihan ng mula sa ating Panginoon para magawa ito. Kaya ang paalala po sa atin, tumalikod na po tayo dun sa mga paulit-ulit na pagkakamali. Let's turn from those repeated wrongdoings. It's really easy to fake it. No, na okay na ako, nagbago na ako. It's really easy to fake it. But God sees what we do. People can see, people can check. Uy, parang iba na siya. Pero what does God see in our hearts? Have we really turned away from repeated wrongdoings? Or have we continuously do it? Siyempre, hindi naman tayo nakikita ng iba, hindi na tayo maja-judge. But God is our judge. A day will come na tayo po ihuhusgahan at ipapakita sa atin ng Panginoon kung ano po yung mga bagay na hindi natin tamang ginawa. Kaya, ang panawagan po sa atin, talikuran na natin. Si Jesus nga hindi nag-commit ng kasalanan, di po ba? Pwede rin po nating magawang hindi na ulit-ulitin pa ang kasalanan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa po, sabi po doon sa verse na sumunod in verse 23, who, when he was reviled, did not revile in return. Kumbaga, kahit siya ay, kumbaga, pinagawa ng masama, hindi niya sinuklian ng masama. When he suffered, he did not threaten. Kung tutuusin po, mabigat yung pinagdaanan ni Jesus eh. Sa krus ng Kalbaryo, wala naman siyang kasalanan. Pero siya po ay binugbog. Pero siya po ay pinagbintangan. No po, siya ay minaliit. No? Napakagrabe po nung naranasan niya. Pero ano pong sabi ng Bible? But he committed himself to him who judges righteously. When there are unfair situations in our lives, when we think and we feel, parang hindi tama yung ginawa sa akin, leave it in God's hands. Sabi ko po dun sa pangalawa, do not take revenge, but leave it in the hands of God. Sometimes as servants in this world to our masters, earthly masters, there are some unfair treatment, walang equality. Bakit mas gusto siya kaysa sa akin? Lahat naman ginagawa ko, tinatrabaho ko. But ganun, no? Or sometimes we feel that we're not given the right opportunities kasi feeling natin may nagko-control. Merong tao na pumipigil. No po? Do not take revenge, but leave it in the hands of God. Pray. Ask God to intervene. Leave it in his hands. Kasi mahirap yung tayo po yung babalik. Mahirap po yung tayo yung gagawa ng paraan, eh, babalikan ko yan. Ganon, ano? Maghihigante ako. Hindi po. Hindi po yung makakabuti sa atin. Kasi Jesus nga po, kahit ganon kabigat
ang ginawa sa kanya. Pero dahil focus na focus siya sa kanyang purpose, ano pong sabi niya na siya'y nakapako sa krus ng Kalbaryo? Sabi niya na nalangin po siya, Father, forgive them for they do not know what they do. Pwede rin po nating maging attitude yun na, kumbaga, as we follow in His steps, we could also think na, Lord, siguro hindi naman niya sinasadya. At kung sinasadya man niya, Lord, bahala ka na sa kanya. I leave it in your hands. Take care of that situation. No? Pagkatiwala po natin sa kanya kung ano man po yung mga bagay na ating nararanasan, tingin natin hindi fair to us. Naisulat ko po dito that sometimes it's hard to mend what is broken. Di po ba? May mga bagay na nasira na mahirap ng ayusin. Pero God is the God of second chances. Minsan relationships, hindi na tama kasi nga na-feel natin unfair. Or meron tayong hindi nagawan din ng tama kung tayo po yung master. Pero you know, God is a God of second chances. He can give us the second, the third, the fourth chances. He is the God who can restore, no, broken things to make it new. Kung nararamdaman po natin, matagal na yung ating brokenness, let God give us the strength. Let God fix our hearts, no, to make it right. He is the God who also open opportunities to mend it. So grab the opportunity right away and do not harden your heart. Minsan kapag yung magkakapatid, isang example siguro yan, ano, parang walang pagre-respetuhan. Minsan gusto natin, babalikan ko itong mga kapatid ko na to, titiisin ko to, gaganituhin ko to. Wag po, mga kapatid. Hindi man sila yung ating earthly master, pero pamilya po natin sila. At katulad po ng ginawa ni Jesus, let's follow His example, His steps. Don't take revenge, especially their family, but leave it in the hands of God. How? By praying for your family. No? Loving them, really. Lifting them up to the Lord. Even your relatives. At tingin natin, may unfair treatment sa atin. There may not be our earthly masters, but we may be experiencing also unfair treatment from them. Leave it up to God. Trust Him. Ibu ba? Follow Jesus' steps. Doon po sa pangatlo, sabi po doon sa last verse, sa verse 24, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness. Yung pangatlo po, Jesus knew or knows the will of God in His life. Doon po sa part na sinabi doon, He bore those sins, our sins, in His own body on a tree. Na dapat tayo sana'y magbabayad noon. Pero sabi doon sa dulong verse, para tayo may kapamuhay ng mayroong katwiran. Alam ni Jesus na niloob ng Ama na siya ang magbayad ng kasalanan natin because that's the only way to gain righteousness and to be right with God. Dahil alam niya ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay, wala siyang retaliation. Tayo rin po, let's know, alamin natin, ano po yung kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. And malaman natin, God, ba't mo to inaalaw? Bakit mo inaalaw minsan na nakakaranas ako ng unfair treatment? Bakit mo, Lord, minsan nararanasan yung sobrang suffering? Mabait naman ako, tama naman ginagawa ko, may pananampalataya naman ako sa'yo. But perhaps God is really molding us and changing us or humbling us. Marami yan eh. Maraming ways si Lord kung paano niya itama yung pagkatao, yung buhay natin. But when God fixes things, He makes it new. Kaya pagkatiwalaan po natin siya, let's trust Him to do the best for all of us. Amen. Know His will. Agalan po natin yung kalooban ng Panginoon, hindi po tayo magkakamali sa buhay po na ito. Amen? Kaya po, sa ating pagtatapos, nulat ko po rito, our steps are determined by how much we trust the one we follow. The question is, who do you follow? Do you follow Jesus? If you do, then let's follow His steps, His examples. Jesus placed all His trust on His loving Father, even if it meant His life. He moved in the same pace as His Father. That's why He fulfilled His perfect plan. Naging mapakamasunurin po ng ating Panginoong Jesus, even to the point of death. And ano pong resulta nun? We are recipients of God's amazing grace, no? Yung Kanyang dakilang biyaya sa ating mga buhay.
na tayo'y naligtas. So tayo rin, kung makakasunod tayo kay Jesus, masundan po natin ang mga yapak niya, ang mga example niya. Baka merong pagpapala, hindi lang para sa atin, pero para sa mga taong nakakakita sa atin, upang ang buhay din nila, upang makita nila si Jesus at masundan nila ang ating Panginoong Jesus at maging tama rin ang kanilang buhay. You will never know who is the next person who will see you as an example, that they may see Jesus in us and glorify Him. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa gabi pong ito, kami nagpapasalamat. Totoo, Lord, sa mundong ito, napakaraming pagsubok. Maraming things na hindi balanse. Imbalance, unfair, not right. And sometimes, as we surrender our lives to our earthly masters, minsan hindi laging perfect yung relationship. Hindi laging tama. Lord, I pray to your people who's here listening to this message. We pray that let your favor be upon your children. Alam mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, anumang kabigatan, anumang paghihirap ang kanilang nararanasan. Ikaw po, Diyos, ang magpagaang habang ipinapakita mo sa amin, Panginoon, na dapat naming laging sundan ang iyong example. Lagi naming alalahanin kung papaano mo binata ang hirap sa kabila ng hindi mo naman kasalanan. Pero binata mo ang hirap dahil nakafocus ka upang ma-fulfill mo ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Ama sa iyo pong buhay. Tulungan mo po kami. May we also walk in your steps. May we also fulfill your plans in our lives as we trust in you. Lord, we declare that you are Lord over our lives. And even Lord, bless your people. Bless their food and water. Bless their jobs. Bless all of their needs, O God. I-provide mo at supply mo ang lahat pong pangangailangan ng iyong mga anak. At tunay nga, maluwalhati, maitaas, at mabigyan ng kapurihan ang iyong pangalan sa aming mga buhay. We thank you, Father. Let this message be a strength, an encouragement to all of us, Lord. Thank you, Father. Receive all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa gabi pong ito ay patuloy po nating suportahan ang mga gawain po sa Jesus is Lord Fellowship, Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. Makikita nyo po sa mga susunod na announcements. God bless you po and see you po next Midweek Empowerment. Bye!